Marshall Peak, Kabanata 3437. Demon Realm. Ang disyerto ng Western Territory ay naging isang demon land, kung saan ang demonic chi ay nagtagal at ang kasamaan ay umunlad. 10,000,000 tropa ng demon race ang nagtipon-tipon dito at patuloy na nagmamartsa patungo sa kailaliman ng Star Boundary, umaatake sa mga lungsod at mandar ambong ng mga lupain, na nagdadala ng kamatayan at pagpatay saan man sila magpunta. Sa ilalim ng Demon Land, maging ang langit ay naging kulay abo at mapurol, na parabang ang mundo ay nawalan ng sigla. 2 daluyan ng liwanag ang sunod-sunod na dumaan sa kalangitan, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga miyembro ng Demon Race na nagtaas ng ulo at ngumisi, nagpalabas ng mahinang ungol mula sa kanilang lalamunan. Sa huli, hindi nag-alinlangan si Yang Kai ng napakatagal. Matapos muling habulin at saktan ni Li Wuyi, agad siyang nagpasya na tumungo sa Demon Territory dahil sa galit. Walang lugar para sa kanya sa Star Boundary. Kung gusto niyang maging Demon Race ng Demon Territory, kailangan niyang dumaan sa daanan sa pagitan ng dalawang mundo sa disyerto ng Western Territory, na siyang tanging pasukan na nag-uugnay sa dalawang mundo. Habang nasa daan, ang ekspresyon ni Yang Kai ay patuloy na nagbabago, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-aalala. Sa kabilang banda, nakangiti si Yu Ruming gaya ng dati, hindi nagpapakita ng kahit kaititing na takot o pag-aalala tungkol sa Demon Territory, at kahit na inaabangan ito. Ang bilis ng dalawa ay napakabilis, ngunit habang sila ay lumipad ng labis, naakit pa rin nila ang maraming mga dalubhasa sa demonyo upang habulin sila. Noong una, kakaunti lamang ang mga dalubhasa ng demonyo sa likod nila, ngunit sa huli, may daan-daang hari ng demonyo sa likod nila. Lahat sila ay naglalabas ng Devil Chi na pumailan lang sa kalangitan, lubhang nakakatakot. Si Yang Kai ay may inip na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kabutihang palad, ang pasukan sa daanan sa pagitan ng dalawang mundo ay hindi malayo sa unahan. Mahigpit na hinawakan ni Yang Kai ang kamay ni Yu Ruming at Bamulong. Huwag kang humiwalay sa akin mamaya. Susubukan kong magmadaling pumasok, at kung hindi ito gumana, mag-iisip tayo ng ibang paraan. Hinawakan ni Yu Ruming ang kamay ni Yang Kai at ngumiti sa kanya. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin ang iba. Iwan mo na. Sumimangot si Yang Kai at tumingin sa kanya. Sinabi ni Yu Ruming, magtiwala ka sa akin. Saglit na nag-isip si Yang Kai, pagkatapos ay nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay, kung gayon, ikaw ang bahala. Humajijek si Yu Ruming at nanguna. Naabutan niya si Yang Kai at hinayla siya pasulong. Sa isang kisap mata, nakarating na sila sa harap ng daanan. Ang pasukan sa daanan sa pagitan ng dalawang kaharian ay napakahalaga. Ang Demon Race ay natural na mayroong malaking bilang ng mga tropa na nakatalaga rito. Ang bilang lamang ng Demon King na nagbabantay sa pasukan ay higit sa 12. Mayroon ding ilang mga eksperto sa Half-Saint Realm na nakaistasyon dito upang magbantay laban sa Star Boundary na nagpapadala ng mga powerhouse para sirain ang pasukan. Naramdaman ng Demon King at Half-Saint na nagbabantay sa lugar na ito ang mga aura ni Yang Kai at Yu Ruming at itinaas ang kanilang mga ulo. Marami sa kanila ang agad na nagsiwalat ng masasamang ngiti. Si Yu Ruming, sa kabilang banda, ay inakay si Yang Kai pababa at tumayo sa harap ng pasukan ng daanan, ang kanyang pares ng magagandang puno ng tubig na mga mata ay nakatingin sa paligid. Si Yang Kai ay tumabi sa kanya, ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang Emperor's Chi ay pabago-bago. Mukha siyang makakapagsimula ng patayan anumang oras. Dumating din sa wakas ang daan-daang Devil Kings na humahabol sa kanila. Sunod-sunod silang lumapag at napalibutan silang dalawa sa isang iglap. Marami sa kanila ang tumingin sa kaaya-ayang katawan ni Yu Ruming ng buong kasakiman, na nagpapakita ng mga mapanakit na ekspresyon. Sa kabilang panig, isang dambuhalang Demon King na may dalang malaking palakol ang lumakad pasulong. Bawat hakbang niya ay nanginginig ang lupa. Nang huminto siya 100 talampakan ang layo, itinutok niya ang palakol na mas matangkad pa sa tao sa harap at ngumisi. Tao, gusto mo na bang mamatay? Napakalakas ng aura ng Demon King na ito. Kahit na ang kanyang mga galaw ay tila medyo malamaya, siya ay tiyak na isang pag-iral na may pambihirang lakas. At saka, dapat isa siya sa pinakamalakas na Demon Kings. Nang matapos siyang magsalita, ang ibang mga Demon Kings sa paligid niya ay nagpakawala ng mahinang tawa. Mula nang magbukas ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo at sumalakay ang Demon Race, walang tao ang nakarating dito. Sa makatuwid, ang pagdating ni Yang Kai at Yu Ruming ay naging palaisipan sa grupo ng Demon Race Masters, iniisip kong ang dalawang ito ay baliw. Ngumiti si Yu Ruming at winagayway ang kanyang kamay, nag-shoot ng stream ng liwanag patungo sa Demon King na nasa harapan niya. Inabot ng Demon King at hinawakan ito, nakasimangot habang sinusulyapan si Yu Ruming, pagkatapos ay tiningnan ang bagay na nasa kamay niya.
Sa unang sulyap, nagbago ang mukha ng Demon King at tumangala siya kay Yurumeng, nakabuka ang kanyang bibig habang ang hitsura ng hindi makapaniwala ay lumitaw sa kanyang mukha. Nanatiling kalmado si Yurumeng at matamis na umiti. Biglang napalitan ng 180 degree ang ugali ng Demon King, kahit na medyo natakot at nambobola, tumatango at yumoko habang sinabi niya. Mangyaring maghintay ng sandali, hayaan mo akong sumangguni sa Half-Saint Master. Iminuwestra ni Yurumeng na gawin niya ang gusto niya. Ang Demon King ay nagmamadaling tumalikod at naglakad sa isang tiyak na direksyon. Mukhang sasangguni talaga siya sa Half-Saint of Demon Race Masters. Ang kakaibang eksenang ito ay nagpakamot sa ulo ng lahat ng Demon Kings. Nagkatinginan sila at nakita ang pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Natarante rin si Yang Kai, tahimik na lumapit kay Yurumeng at nagtanong. Rumeng, ano ang ipinakita mo sa kanya? Bakit bigla siyang naging parang aso? Humajijek si Yurumeng. Siya ay orihinal na aso. Hindi napigilan ni Yang Kai na imulat ang kanyang mga mata. Kung ang napakalakas na Demon King ay isang aso, ano siya? Sinabi ni Yurumeng. Sige, huwag ka nang masyadong magtanong ng marami, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Tumanggo si Yang Kai, ikiling ang kanyang ulo at sinabing. Nalaman kong nagtatago ka ng isang malaking sikreto. Mapaglarong kinindatan siya ni Yurumeng. Ang isang babaeng may lihim ay maganda. Gusto mo bang malaman kung ano ang sikreto na iyon? Sumagot si Yang Kai. Kung handa kang sabihin sa akin, makikinig ako. Tinapik ni Yurumeng ang kamay ni Yang Kai at sinabing. Malalaman mo rin mamaya. Habang ang nag-uusap ang dalawa, bumalik ang Demon King, na umalis kanina. Sa sandaling ito, may marangal na ekspresyon sa kanyang mukha. Mabilis siyang naglakad sa harap ni Yurumeng, Yumoko, at hinawakan ang isang bagay gamit ang dalawang kamay, magalang na iniabot, kay Yurumeng. Sinulyapan ito ni Yang Kai at nalaman niyang may hawak na token ang Demon King na kasing laki ng palad. Ang token ay gawa sa hindi kilalang material. Kulay madilim na pula, na parang gawa sa dugo. Doon ay isang baluktot na pattern na tulad ng multo na nakaukit sa token, na parabang isang pinahirapang kaluluwa ang umuungol sa sakit. Sa isang sulyap, tila may kapangyarihan itong agawin ang kaluluwa ng isang tao, at isang pagsabog ng parang multo na pag-iyak at parang lobo, maririnig sa isipan ng isa, nanginginig ang kaluluwa. Ito dapat ang itinapon ni Yurumeng sa Demon King noon. Talagang token iyon. Itinaas ni Yurumeng ang kanyang kamay at binawi ang token, mahinang nagtanong. Pwede ba dumaan dito? Paulit-ulit na tumanggo ang Demon King. Oo, oo. Pagkasabi nito, lumingon siya sa gilid at sinenyasan. Pakiusap, hindi man lang lumingon sa gilid si Yurumeng habang mayabang na lumampas sa Demon King. Si Yang Kai, na may blangkong tingin sa kanyang mukha, ay sumunod ng malapit sa likod ni Yurumeng. Sa pagtingin kay Yurumeng, at pagkatapos ay sa Demon King, wala siyang lugar para ilabas ang kanyang mga pagdududa. Nang makasalubong ang tingin ng Demon King, ang Demon King ay tumingin sa kanya nang may pagkaingit at binigyan pa siya ng thumbs up. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Yang Kai. Hindi nagtagal, pumasok sina Yang Kai at Yurumeng sa daanan sa pagitan ng dalawang mundo at nawala. Sa sandaling ito lamang nagpakawala ng mahabang buntong hininga ang malaking Demon King, na parabang nakatakas lang siya sa isang kalamidad. Pinunasan niya ang pawis sa noo at napangiti sandali. Ang ilang daang Demon Kings na humabol sa kanila hanggang dito ay medyo nataranta at sunod-sunod na nagtanong kung ano ang nangyayari. Napakahalagang lugar ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo, kaya paano papayag ang makapasok ang dalawang tao? Malamig na bam antong hininga ang Demon King. Ito ang utos ng Half-Saint Master, mayroon ka bang anumang pagtutol? Ang isang pangungusap na ito ay nagpatahimik sa ilang daang Demon Kings. Dahil ito ay utos ng Half-Saint, natural na hindi sila nang ahas na magkaroon ng anumang pagtutol, ngunit ang usapin ngayon ay lubhang kakaiba at naging isang hindi malulutas na misteryo. Sa kawalan, magkahawak kamay sina Yang Kai at Yurumeng at lumipad pasulong. Sa di kalayuan ay tila may ilaw na gumagabay sa kanilang dalawa, ngunit ang liwanag na iyon ay tila medyo malapit, ngunit kung tutusin, hindi alam kung gaano ito kalayo. Kung tutusin, naglalakbay sila sa pagitan ng dalawang mundo, kaya malamang na hindi nila ito makompleto sa maikling panahon. Biglang, isang malakas na divine sense ang dumaan kay Yang Kai, na naging dahilan upang humigpit ang katawan ni Yang Kai at likas na nagsilang ng isang pakiramdam ng krisis. Ang lakas ng divine sense na ito ay talagang hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang ordinaryong Demon King. Kahit na ang Half-Saint ay walang mga kwalipikasyon para magkaroon nito. Isang Demon Saint, hindi. Ito ay mas katulad ng isang Demon Saint, ngunit mas katulad ng Divine Sense ng Great Emperor. Saglit na nag-isip si Yang Kai at agad na naunawaan kung kanino ang Divine Sense na ito. Ang Night Shadow Great Emperor.
Matagal na niyang narinig na binabantayan niya ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya umatras. Sinabi ng Martial Beast na ang Night Shadow Great Emperors ay may bloodline ng Demon Race, at ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo ay nabuksan dahil sa kanya, na naging dahilan upang ang mga tao sa Astral Plane ay mapunta sa paghihirap at pagdurusa. Bilang karagdagan, siya ay pinaslang ng Assassin Hall dati, kaya't si Yang Kai ay walang kahit kaunting pabor na impresyon sa Night Shadow Great Emperors. Ang kanyang tingin ay tumawid sa malalim na kadiliman, ngunit wala siyang nakitang anumang bakas ng Night Shadow Great Emperors. Ang Divine Sense ng kabilang partido ay nakakalat din at pagkatapos ay binawi, walang iniwan na bakas. Malinaw na naramdaman din ni Yuru Meng ang Divine Sense na ito, ngunit wala siyang intensyon na pansinin ito, patuloy lamang siyang lumipad pasulong. Ang liwanag sa unahan ay palapit ng palapit, at pagkaraan ng hindi malamang tagal, isang puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa unahan. Ito ang puwersa ng pagsipsip ng isang mahusay na mundo, at si Yang Kai at Yuru Meng ay hindi sinasadyang sinipsip. Lumabo ang kanilang paningin, at lumitaw sila sa ibang mundo. Bago makapag-adjust si Yang Kai, isang serye ng makapangyarihang divine senses ang dumaan mula sa lahat ng direksyon. May isang demon king, isang half-saint, at kahit isang demon saint. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay mataimtim, at ang kanyang buong katawan ay naninigas na parang leopardo, ngunit nang tumangala siyang muli, ang kanyang ekspresyon ay naging mas solemn na. Sa abot ng mata, mayroong hindi mabilang na mga itim na ulo. Ang hukbo ng Demon Race ay nagtipon dito, patuloy na nagpapadala ng lakas ng labanan sa Astral Plane sa pamamagitan ng pasukan ng daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Sa malayo, mas marami pang miyembro ng Demon Race ang sumugod. Ang Divine Senses na bumabalot sa dalawa ay mabilis na naglaho, at ang mga powerhouse ng Demon Race ay walang pakialam sa kanilang pagdating, na parang inaasahan na nila ito. Ilang Divine Senses lang ng Demon Saint ang nagtagal kay Yang Kai na may interes saglit bago agad na umatras. Tara na, tumawag si Yuru Meng, lumilipad sa kalangitan kasama si Yang Kai. Sa oras lang na ito nagkaroon si Yang Kai ng oras upang siyasatin ang sitwasyon sa Demon Territory. Ito ay isang mahusay na mundo na iba sa Astral Plane. Ang mga batas ng langit at lupa dito ay tila medyo magulo. May araw na nakasabit sa langit, ngunit ang araw ay tila nakaharang ng kung ano, na naglalabas ng malabo at malabo na pakiramdam. Ang lupain ay tigang, at kakaunti ang mga pananim. Ang malalaking bangin ay dumadaloy sa lupa, tulad ng masalimuot na mga pattern sa likod ng pagong. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin. Marshall Peak, Kabanata 3438. Isa akong Demon Saint. Ang Demon Territory ay talagang isang baog at baog na lugar. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, ang lugar na ito ay mas masahol pa kaysa sa ilan sa mga pinakamasamang lugar sa Western Territory. Paano maaalagaan ng ganitong mundo ang napakaraming tao ng Demon Race? Gayunpaman, ang world energy dito ay medyo maganda, ngunit iyon ay kamag-anak lamang sa Demon Race. Kung ang isang nilalang mula sa Star Boundary ay dumating dito, magiging imposible para sa kanila na gamitin ang world energy dito upang linangin, dahil ang lugar na ito ay puno ng masamang demon chi. Kung talagang naabsorb nila ang world energy dito, hindi magtatagal ay naging demon race sila. Habang lumilipad paakyat, muling tumingin sa ibaba si Yang Kai pagkaraan ng isang oras at hindi niya maiwasang matigilan, bam ulong. Ang Demon Territory. Napakaliit. Noong una siyang dumaan, hindi niya ito napansin, ngunit ngayong nakatingin siya sa ibaba mula sa isang mataas na lugar, natuklasan niya na ito ay isang hindi regular na piraso ng lupa, at nakikita niya ang gilid nito sa isang sulyap. Kung ang malawak na kalawakan ng mabituing kalangitan ay inihambing sa dagat, kung gayon ang kontinente sa ibaba ay isang nag-iisang isla sa dagat. Ang hiwalay na isla na ito ay tinatayang nasa ilang daang libong kilometro lamang ang lapad, na napapaligiran ng walang katapusang kawalan. Sa mahigpit na pagsasalita, ang ilang daang libong kilometro ay hindi maliit, ngunit ang Demon Territory ay isang malaking mundo. Maaari ba itong ituring na isang malaking mundo? Hindi ito maikukumpara sa Star Boundary. Ngunit kung ito ang kaso, paano magkakaroon ng napakaraming tao sa Demon Race? Kahit na ang isang makapangyarihang pag-iral tulad ng Demon Saint ay ipinanganak. Tila nakita ang mga pagdududa ni Yang Kai, sinabi ni Yuru Meng. Ito ay isang sulok lamang ng Demon Territory. Ang buong Demon Territory ay parang sirang salamin, at ang nakikita mo ngayon ay isang fragment lamang. Sirang salamin. Si Yang Kai ay tumingin sa kanya ng may pagtataka, ngunit ang paglalarawang ito ay napakalinaw, na nagpapahintulot kay Yang Kai na magbalangkas ng isang prototype ng Demon Territory sa kanyang isipan. Tumanggo si Yuru Meng at sinabing, ang mga fragment na tulad ng nakikita mo sa harap mo ay nabuo ang buong Demon Area.
Ang ilan ay malaki, ang ilan ay maliit, at hindi mabilang ang mga ito. Ang bawat fragment ay parehong kontinente at isang maliit na mundo. Malaya sila sa isa't isa pero malapit na konektado. Kakaiba, mataimtim na sinabi ni Yang Kai. Hindi pa ako nakarinig ng ganoong bagay. Ito ay talagang isang eye-opener para sa kanya. Humajajak si Yurumeng. Ito ang Demon Territory. Kung hindi mo ito nakikita sa iyong sarili, hindi mo mauunawaan ang mga kababalaghan nito. Bakit nangyayari ito? Tanong ni Yang Kai na nakakunot ang noo. No wonder naramdaman niyang medyo magulo ang mga batas ng langit at lupa dito. Ang buong mundo ay binubuo ng mga fragment, at ang bawat fragment ay katumbas ng isang independenteng maliit na mundo. Magiging kakaiba kung ang mga batas ng langit at lupa ay hindi magulo. Sinabi ni Yurumeng, natatakot ako na siya ay may sakit. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Maaaring magkasakit ang isang mundo. Lumingon si Yurumeng at tumingin sa kanya. Ang mundo ay magwawakas din. Ang Demon Territory ay ang dulo ng daan. Tumanggaw si Yang Kai bilang pagsang-ayon at nagtanong. Paano natin ikokonekta ang mga fragment na ito? Ang hukbo ng Demon Race ay talagang hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng kontinenteng ito. Tiyak na nakuha ang mga ito mula sa hindi mabilang na maliliit na fragment. Dahil maaari silang pumunta dito, nangangahulugan ito na ang mga fragment na ito ay maaaring makipag-usap sa isa't isa. Realm Gates, paliwanag ni Yurumeng at itinuro. Tumingin ka doon, iyan ang Realm Gate. Tumingin si Yang Kai sa direksyon na kanyang itinuro at nalaman na sa kawalan, mayroong isang madilim na oval na daanan, tulad ng isang itim na butas sa kawalan, na humahantong sa hindi alam. Ang bawat fragment ay may isa o higit pang Realm Gates na kumukonekta sa mga kalapit na kontinente. Sa pamamagitan ng Realm Gates, maaari kayong makipag-ugnayan sa isa't isa. Kaya ganyanan, biglang naliwanagan si Yang Kai at nagulat na sinabi. Kaya may mga buhay din sa Demon Territory na bihasa sa mga Dao of Space. Ngumiti ng matamis si Yurumeng. Hindi. Ang Realm Gates na ito ay hindi binuksan ng mga tao, sila ay natural na nabuo. Superlatibong pagkakayari, nagpuri si Yang Kai at biglang may naisip na tanong. Hindi ba mawawala itong Realm Gates? Ginagawa nila. Ang mga pilikmata ni Yurumeng ay kumikislap. Kung mawawala ang lahat ng Realm Gates ng isang kontinente, kung gayon ang fragment kung saan matatagpuan ang kontinente ay ganap na mawawalan ng contact sa Demon Territory, at ang Demon Territory ay mawawalan ng Small World. Nangyari na ba ito dati? Kumunot ang noo ni Yang Kai. Ngumiti si Yurumeng at sinabing, nangyari na ito ng maraming beses. Habang nag-uusap, nakarating na ang dalawa sa harap ng Realm Gate. Mula sa malayo, ang Realm Gate na ito ay hindi masyadong malaki, ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, ang Realm Gate na ito ay napakalaki at madaling tumanggap ng 10,000 tao sa isang pagkakataon. Bago sila makalapit, isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa Realm Gate, at kahit ang isang kasing lakas ni Yang Kai ay naramdaman ang sarili na sinipsip ng hindi sinasadya. Sumigaw si Yurumeng, protektahan ang iyong sarili, huwag masaktan. Nang marinig ito, agad na itinulak ni Yang Kai ang kanyang Emperor Chi, at sa susunod na sandali, sila ni Yurumeng ay sinipsip sa World Gate, iniwan ang fragment na ito at pumasok sa isa pang fragment. Tahimik ang paligid at nakakasilaw ang araw. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa likuran niya, na nagpapakita ng pagtataka. Bakit walang Realm Gates dito? Ipinaliwanag ni Yurumeng. Karamihan sa Realm Gate ay hindi dalawa ang daan. Pagkatapos mong pumasok sa isang Realm Gate, random kang ay teleport sa isang lugar sa fragment na iyon, kaya natural na hindi mo makikita ang Realm Gate dito. Marahang tumanggaw si Yang Kai at natahimik sandali bago tumangala kay Yurumeng at nagtanong. Rumeng, sino ka? Kinagat ni Yurumeng ang labi niya at ngumiti. Sa wakas ay hindi na rin ito mapipigilan. Dahan daw ang umiling si Yang Kai. Napakarami mong alam tungkol sa Demon Territory, kaya halatang hindi ka taga Star Boundary. Kahit na ang mga Great Emperor ay walang masyadong alam tungkol sa Demon Territory, pati na ang iba. Kung hindi ako mali, kabilang ka sa Demon Race, tama ba? Oo, mapaglarong tiningnan siya ni Yurumeng. Mukhang marami kang alam tungkol sa Demon Race, kaya hulaan mo ulit, saang lahi ako kabilang. Natawa si Yang Kai. Pinahihirapan mo ako. Bagamat alam ko ang kaunti tungkol sa Demon Race, hindi ako miyembro ng Demon Race, kaya paano ko mahulaan? Pagkatapos ng isang pagtigil, sinabi niya. Mayroong daan-daang mga karera sa Demon Territory, bawat isa ay may sariling divine technique. Kung kailangan kong hulaan, hulaan ko na kabilang ka sa Succubus Demon Race. Tinakpan ni Yurumeng ang kanyang dibdib at tumawa. Marami ka talagang alam tungkol sa Demon Race. Tulalo siyang tiningnan ni Yang Kai. Succubus Demon ka ba talaga? Sa puso niya, naisip niya. Nahulaan ko na.
Tanging isang succubus demon lang ang maaaring maging kaakit-akit. Huminga ng malalim si Yurumeng at ikiling ang ulo para tingnan siya. Matagal mo na akong pinaghihinalaan, hindi ba? Kung hindi, hindi sana siya tinanong ni Yang Kai ng mga ganitong sensitibong tanong noon. Mahinahong sinabi ni Yang Kai. Ang hinala ay hinala lang, pagkatapos ng lahat, walang patunay. Pero nagtataka ako, kahit na isa kang succubus demon, paano mo may kukunwari ang iyong sarili bilang Li Shiqing at hindi hahayaang makita ka ng mga Great Emperor? Dahil, napangiti si Yurumeng, at ang kanyang aura ay biglang nagbago ng husto sa sandaling ito. Isang napakapangangilabot na kapangyarihan ang nagibaibo mula sa kanyang magandang katawan, at ang nakapalibot na demonic chi ay gamulong at bumuhos sa kanyang katawan. Ang kanyang Second Order Emperor Realm cultivation ay biglang pumalakpak. Third Order Emperor Realm, Pick Third Order, Fake Emperor, Great Emperors. Ako ay isang Demon Saint. Ang buong katawan ni Yurumeng ay napapaligiran ng Demon Chi. Sa sandaling ito, naging malabo na rin ang kanyang mukha, kaya nahihirapan ang mga tao na makita siya ng malinaw. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kalabuan ay may nakamamatay na tukso, na ginagawang gusto ng lahat na mapalapit sa kanya, itulak sa tabi ang hamog na tumatakip sa kanyang mukha, at makita ang kanyang magandang mukha. Ang walang laman sa paligid ay tila ba maaaring gumuho anumang oras. Bamuka ang bibig ni Yang Kai ng napakalawak na maaaring malagyan ng itlog. Laking gulat niya, si Yurumeng ay miyembro ng Demon Race, ito ay matagal na niyang nahulaan. Sa bagay, matagal na niyang nakasama si Yurumeng, imposibleng hindi niya ibigay ang sarili niya. Ito ay dahil sa hula niya na si Yurumeng ay miyembro ng Demon Race kaya nakipagtulungan si Yang Kai sa Iron Blood Great Emperor para magpakita ng magandang palabas. Hiniling pa niya kay Li Wuyi na subaybayan siya, na lumikha ng isang sitwasyon kung saan wala siyang lugar sa Star Boundary. Pagkatapos, iminungkahi ni Yurumeng na dalhin siya sa Demon Territory para maging Demon Race. May iba pang intensyon si Yurumeng sa kanya. Sinabi niya ito sa kanya noong una silang magkita. Matapos ang pag-iisip, sa wakas ay nakuha niya ang kanyang hiling at pumasok sa Demon Race Territory. Ngunit hindi inaasahan ni Yang Kai na si Yurumeng ay talagang isang Demon Saint. Isa itong Demon Saint. Isang pag-iral na maihahambing sa mga Great Emperor. Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan ngayon. Hindi nakakagulat na ang Half-Saint Baizuo ay umatras ng walang laban sa harap ng Roaring Tiger City. Ngayong naisip na niya ito, halatang nakita ni Baizuo si Yurumeng at nakilala ang kanyang pagkakakilanlan, kaya umatras siya, na naging sanhi ng daan-daang libong mga sundalo ng Demon Race na nasawi. Hindi nakakagulat na biglang nagbago ang ugali ng Demon King sa harap ng daanan sa pagitan ng dalawang mundo nang matanggap niya ang madilim na pulang token at hayaan silang dumaan ng walang anumang sagabal. Ang token ng isang Demon Saint ay katumbas ng personal na pagdating ng isang Demon Saint, kaya paano maglakas loob ang Demon King na sumuway? At kapag dinala ng Demon Saint si Yang Kai sa Demon Race Territory para maging Demon Race, natural na hindi sila pipigilan ng iba. Si Yurumeng ay naninindigan sa Demon Saint. Halos naisip ni Yang Kai na siya ay nananaginip at hindi na makakabalik sa kanyang katinoan sa mahabang panahon. Kahit anong isipin niya, hindi niya inaasahan ito. Nang siya ay absent-minded, biglang sumigaw si Yurumeng sa mahinang boses. Taong langgam, bakit hindi ka lumuhad kapag nakita mo itong saint? Ang presyon ng Demon Saint ay napuno ng hangin, na naging sanhi ng paglangit-ngit ng mga buto ni Yang Kai. Parang diniin ng ilang bundok ang kanyang katawan, at hindi maiwasang yumoko ang kanyang mga tuhod. Biglang itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin kay Yurumeng na may nagbabagang tingin. Umalangaw-ngaw ang isang dragon, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng gintong liwanag. Nilabanan niya ang aura ng Demon Saint na may pinakamataas na kapangyarihan ng dragon, nagnangalit ang kanyang mga ngipin, at sumigaw. Lumuhad ka sa aking puwet. Kung maglakas loob kang manggulo ulit, bubugbugin kita. Matamis na umiti si Yurumeng at tahimik na tumingin sa kanya. Maya-maya, ang sensational pressure na iyon ay biglang nawala ng walang bakas. Ang malaking pressure ay biglang nawala, ngunit ang mukha ni Yang Kai ay namula at halos lumuwa siya ng dugo. Nagmamadali siyang nagspell sa ayusin ang kanyang paghinga. Inilapit ni Yurumeng ang kanyang ulo at ngumiti. Masaya ba? Mawala ka. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai at itinulak ang kanyang mukha sa gilid. Kalokohan, anong meron sa Demon Saint? Hinawakan niya ito, hinalikan, at pinalo pa ng higit sa isang beses. Si Yurumeng ay talagang walang kahit kaunting dignidad sa kanyang harapan, ngunit ang aura ng Demon Saint ay totoo, kaya kung talagang itinulak niya ang kanyang buong lakas, hindi ito kakayanin ni Yang Kai. Nagbibiro lang ako sa iyo. Hindi sumuko si Yurumeng at muling inilapit ang kanyang ulo.
Sinabi ni Yang Kai na may malamig na mukha. Ang biro na ito ay hindi nakakatawa. Marshall Peak, Kabanata 3439. Mga gulong ng kapalaran. Sige, sige, huwag kang magalit, masama sa katawan mo. Hindi ba ako pwedeng humingi ng tawad sa'yo? Pinaningkitin siya ni Yang Kai. Wala akong nakikitang sinseridad sa iyong paghingi ng tawad. Tanong ni Yurumeng. Kung gayon, anong klaseng sinseridad ang gusto mo? Ikinawit ni Yang Kai ang kanyang daliri sa kanya, at inilapit ni Yurumeng ang kanyang tenga sa kanya. Bumulong si Yang Kai ng ilang salita sa kanyang tenga. Agad siyang pinandilatan ni Yurumeng, ngunit tumanggo. Sige, kapag sinabi ang isang salita, kahit isang pangkat ng apat na kabayo ay hindi na ito mababawi. Ikaw mismo ang nagsabi, biglang nagliwanag sa tuwa si Yang Kai. Sinabi ko na, masayang tumanggo si Yurumeng. Basta maaari kang manalo, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Medyo natulala si Yang Kai. Manalo, isa kang Demon Saint, paano ako mananalo laban sa iyo? Agad siyang sumigaw ng galit. Niloloko mo ako. Humadjajek si Yurumeng, at sa isang kislap ng kanyang maislan na katawan, siya ay naging daloy ng liwanag at sumugod. Tumalikod pa siya para galitin siya. Halika, habulin mo ako, kung mahuli mo ako, mabibigyan kita ng mga benepisyo. Pag hindi mo ako binugbog sa loob ng 3 araw, ikaw ang magpupunit ng tiles sa bubong. Ngumisi si Yang Kai, at sa pagbabago-bago ng Space Principle, ang kanyang figure ay kumislap at nawala, hinahabol siya. Ang dalawang figure, isa sa harap at isa sa likod, ay tumawid sa kawalan sa napakabilis na bilis. Bagamat sinubukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya upang pasiglahin ang Space Principle, hindi maarak ang lakas ni Yurumeng pagkatapos na ganap na mabawi ang kanyang cultivation, at hindi na naabutan ni Yang Kai. Paulit-ulit siyang nakasunod sa likuran niya, kaya naman sobrang nanlumo siya. Matapos ang buong 2 oras, biglang huminto si Yurumeng, huminto sa kawalan, bahagyang itinaas ang kanyang ulo, at ibinuka ang kanyang mga braso na parang gusto niyang yakapin ang buong mundo, huminga ng malalaking subo ng hangin. Umiling si Yang Kai at sumugod mula sa likuran. Sa wakas bumalik, nagpakawala ng mahabang hininga si Yurumeng, isang nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinulyapan siya ni Yang Kai, pagkatapos ay tumingin sa fragment sa ibaba, at sinabing, "Sabi mo dadalhin mo ako sa isang lugar, Demon Territory ba ito?" Tumanggo si Yurumeng. "Oo." Ang isang marangal na Demon Saint ay hindi nagatubili na gamitin ang Heart Seal Secret Technique para makitungo sa akin, tila ang aking Space Principle ay talagang kaakit-akit sa Demon Territory. Ngumiti si Yang Kai. Pagkatapos ay sinabi ni Yurumeng, "Ang Space Principle ay isang kakaibang kapangyarihan, kahit na maraming tao sa Star Boundary Territory, ikaw at si Li Wuyi lang nakagawa nito. Ngunit hindi siya ang magandang pagpipilian." Walang magawang sinabi ni Yurumeng. "Gumamit lang ako ng secret technique para baguhin ang hitsura ko, kaya't maaari ko lang gamitin ang lakas ng Second Order Emperor sa Star Boundary, kaya paano ako magiging kalaban mo? Kung ayaw mo, paano kita huhulihin at dadalhin sa Demon Territory?" "Kaya ganyan yan." Biglang naunawaan ni Yang Kai at lihim na nagalak sa kanyang puso. Ang kanyang plano at ni Yurumeng ay medyo nagkataon, kung hindi, hindi magiging ganoon kadali ang pagpasok sa Demon Race Territory. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, "Kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko? Tulungan kang ayusin ang isang space array at pakilyusan ang hukbo ng Demon Race." "Kaya ba ito?" Napatingin si Yurumeng sa kanya na nagtataka. Dahan daw ang umiling si Yang Kai. "Hindi ko kaya, ang aking space array ay maaari lamang gumana sa isang mundo. Espesyal ang sitwasyon sa Demon Territory. Kahit na ayusin ko ang isang space array sa Fragment Worlds, hindi sila maaaring konektado sa isa't isa. Kaya, kung dinala mo ako dito para sa bagay na ito, natatakot akong mabaygo ka. Maliban na lang kung mas malalim ang mga natamo ko sa Space Principles at malalampasan ko ang mga hadlang ng Small Worlds World Force." Ngumiti si Yurumeng. "Inaasahan ko na ito, kaya magtiwala ka, hindi ka namin kailangan na mag-ayos ng space array. Sa pagkakaroon ng World Gate, medyo maginhawang pakilyusan ang hukbo sa Demon Territory. Sa pinakamasama, magtatagal lang ito ng kaunting oras. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko?" Kumunat ang noo ni Yang Kai. "Sasabihin ko sa iyo pagdating ng panahon." Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Yang Kai, mabilis na iniba ni Yurumeng ang paksa. "Gusto mo bang makita ang aking totoong mukha?" Nag-disguise siya bilang Li Shiqing, kaya natural, lilito siya bilang Li Shiqing. Bagamat nakabawi siya pagkatapos bumalik sa Demon Territory, ang kanyang mukha ay palaging nababalot ng kakaibang kapangyarihan. Malabo ito, na nagpapahirap sa kanya, ang mga tao para makakita ng malinaw.
Maliban kung sila ay mas malakas kaysa sa kanya, magagamit nila ang kanilang divine sense para masira ang selyo ng kapangyarihang iyon. Gayunpaman, sinabi niya kay Yang Kai noon na ang kanyang tunay na mukha ay hindi mas mababa kaysa kay Li Shiqing. At muli, siya ay isang succubus demon at isang demon saint level powerhouse, kaya natural na hindi masama ang kanyang hitsura. Hindi, nagulat si Yu Rumeng, talagang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at tumanggi. Si Yu Rumeng ay natigilan saglit. Bakit? Natatakot ka ba na masyado akong pangit? Casual na sabi ni Yang Kai. Kahit kasing pangit ka ng baboy, kayamanan ka pa rin sa puso ko, kaya walang halaga sa akin ang hitsura mo. Napahira ng pulot ang bibig mo, hindi ka takatakang marami kang nadayang mga babae. Ngumuso si Yu Rumeng at inabot para kurutin ang baba ni Yang Kai. Tulad ng pakikitungo ni Yang Kai sa kanya sa Star Boundary, ibinaling niya ang kanyang mukha. Kung ayaw mong tumingin, titignan kita. Habang nagsasalita, unti-unting naglaho ang manipis na ulap sa kanyang mukha, na nagpapakita ng isang maselang at magandang mukha. Siya ay dalisay at maganda tulad ng isang engkanto ng niebe, na may hindi mapapantay ang eleganteng hitsura. Siya ay kasing bata ng isang bukal sa bundok, walang kaunting karumihan, na may pahiwatig ng kabanalan at kadalisayan. Si Yang Kai ay orihinal na medyo naiinis sa kanyang paraan, ngunit sa sandaling ito, siya ay medyo natigilan. Succubus demon pa rin ba ito? Sa larangan ng digmaan, nakakita siya ng maraming succubus demons, at nakapatay pa nga ng ilan, ngunit alin sa mga succubus demons na iyon ang hindi kaakit-akit at mapang-akit. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanasa, na para bang maaari silang maging mainit sa anumang oras, at ang kanilang mga damit ay napakalantad hanggat maaari, na para bang hindi sila makapaghintay na pumunta sa larangan ng digmaan ng hubot-hubad upang gayumahin ang mga tao. Ngunit ganap na binawi ni Yu Rumeng ang impresyon ng succubus demon sa puso ni Yang Kai. What was with this pure feeling na hindi niya kayang sirain? Iniisip ang lahat ng ginawa niya kay Yu Rumeng noon, hindi maipaliwanag na nakaramdam ng guilt si Yang Kai. Nanginginig ang kanyang puso, at mabilis niyang binantayan ang kanyang isip. Oh my God, ang bewitching technique ng babaeng ito ay malamang nanilinang sa sukdulan. Nang walang ginagawa, ang mukha lang nito ay sapat na para maalog ang isip niya, na ipinaramdam sa kanya na siya ang pinakamagandang buhay sa mundo. Anumang kalapastanganan sa kanya ay hindi mapapatawad. Ang mga sulok ng mga mata ni Yu Rumeng ay kurbadang parang crescent moon. Siya ay lubos na nasisiyahan sa reaksyon ni Yang Kai at mahinang nagtanong. Maganda ba ako? Tumanggaw si Yang Kai na parang manok na tumutusok sa kanin. Inabot niya at niyakap ang malambot na baywang ni Yu Rumeng, at walang anumang paliwanag, inilapat ang bibig nito sa bibig niya. Isang payat na daliri ng jade ang biglang humarang sa bibig ni Yang Kai. Mapaglarong tiningnan siya ni Yu Rumeng. Hindi ganoon kadaling samantalahin ako sa demon territory. Noong nakaraan, siya ay binubuli ng masama ni Yang Kai sa Star Boundary. Kung iisipin na siya, isang marangal na demon saint, ay pinilit na mamatay kasama si Yang Kai sa kaunting provocation. Inilagay pa siya sa kandanggan nito at pinalo ng walang pagtutol. Ngayong nasa teritoryo na niya sila, paanong hindi niya pahirapan si Yang Kai? Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig at sinipsip ang kanyang daliri sa kanyang bibig. Sinubukan niya ang lahat para asarin siya at malabong sinabi, Rumeng, sa palagay ko ay oras na para tapusin natin ang ating kasal. Alam mo ang aking damdamin, at nakarating na ako sa demon territory kasama ka. Wala nang babalikan, nahihirapan ka bang makita akong nahihirapan ng ganito? Ngumiti ng matamis si Yu Rumeng. Sabi ko, basta matalo mo ako, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Gaano katagal iyon? Sinabi ni Yang Kai na may mapait na mukha. Ano ang silbi nang makita mo ito ngunit hindi mo ito kinakain? Pagkatapos wala akong pakialam, hayaan mo na, dahan daw ang umiling si Yu Rumeng. Inikat ni Yang Kai ang kanyang daliri gamit ang kanyang dila at umiling. Hindi ko bibitawan, si Yu Rumeng ay parehong nagalit at natuwa. Pakakawalan mo ba o hindi? Kung hindi, hindi ako magiging magalang sa iyo. Paano ka magiging bastos? Ngumiti ng pilyo si Yang Kai. Si Yu Rumeng ay mukhang walang magawa. Iniunat niya ang kanyang kabilang kamay, kinulat ang kanyang gitnang daliri, at pinitik ang noo ni Yang Kai ng kasing bilis ng kidlat. Sa isang putok, si Yang Kai ay direktang tumalbog libu-libong talampakan ang layo bago niya halos mapatatag ang kanyang katawan. Nakaramdam siya ng pagkahilo at halos mawala ng malay. Matapos gumaling ng may matinding kahirapan, umungal si Yang Kai kay Yu Rumeng. Sinisikap mo ba akong patayin? Nakangiting sabi ni Yu Rumeng. Tuturuan kita ng leksyon. Kung patuloy mo akong guguluhin, haharapin ulit kita ng ganito. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai at puno ng hinanakit ang kanyang mukha. Talagang 30 taon sa silangan at 30 taon sa kanluran.
Ang bawat aso ay may kanya-kanyang araw. Kung alam lang niya noon, dire-diretso na niya itong ginahasa sa Star Boundary. Ngayon ay hindi magkakaroon ng labis na gulo. Pero ngayon, hindi niya kayang talunin siya. Kinailangan niyang tiisin. Nagtatampo ang puso niya, at pangit ang ekspresyon ng mukha niya. Iniunat ni Yurumeng ang kanyang kamay at isang malakas na puwersa ang dumating. Hindi sinasadyang lumipad si Yang Kai sa kanyang tabi, hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Iniunat ni Yurumeng ang kanyang kamay at hinawakan ang kwelyo ni Yang Kai, hinayla siya, tumayo sa tipto, at marahang hinalikan si Yang Kai sa noo. Pinunasan ni Yang Kai ang kanyang noo at ngumuso sa disgust. Ano ang ibig mong sabihin sa pagbibigay sa akin ng date sa bawat suntok? Sinusubukan mo bang suyuan ang isang bata? Kung sasabihin mo, kung ganun sige, tigilan mo ang paglalako mo. Dadalhin mo na kita sa isang lugar. Pagkasabi nito, hinimok niya ang kanyang demonic chi na balutin si Yang Kai at nagmamadaling pumunta sa malapit na world gate. Nanatiling tahimik si Yang Kai, na parang nagtatampo. Si Yurumeng ay walang pakialam sa kanya. Nang gumaling ang kanyang paglilinang, ang babaeng ito ay tila naging mas kumpiyansa. Hindi na niya sinubukang patayin si Yang Kai tulad ng ginawa niya sa Star Boundary, na nagparamdam kay Yang Kai na medyo nawala. Lumipad ang dalawa, dumaan sa sunod-sunod na world gate, sa sunod-sunod na world gate. Tulad ng sinabi ni Yurumeng dati, ang mga world fragment na ito ay ibang-iba. Ang ilan ay napakalaki na hindi makita ng isa ang dulo nito sa isang sulyap, na may radius na 10,000 milya. Mayroon ding maliliit na world fragment tulad ng kung saan matatagpuan ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Hanggat ang isa ay lumipad ng mas mataas ng kaunti, malinaw na makikita ang hugis ng buong kontinente. Bukod dito, iba rin ang kapaligiran ng mga world fragment na ito. Ang ilang world fragment ay mayaman sa world energy at puno ng sigla, habang ang ilang world fragment ay tahimik at kulang sa world energy. Habang nasa daan, nagulat si Yang Kai sa kanyang dila. Gayunpaman, nang walang pagbubukod, ang mga world fragment na ito ay puno ng mayamang demonic chi. Ang mga nilalang nawala sa demon territory ay hindi makaligtas. Marshall Peak, Kabanata 3440, 12 Demon Saint. Pagkatapos ng kalahating araw na lumipas ng ganito, hindi na napigilan ni Yang Kai. Pumunta siya sa demon territory sa pagkakataong ito para sa ibang layunin. Inisip lang ni Yurumeng na desperado na siya sa astral boundary, kaya galit siyang bumaling sa demon race. Hindi niya alam ang totoong layunin nito, ni hindi niya alam na nailipat na niya ang Heart Seal Secret Technique sa Soul Warmang Lotus. Hindi nagatubili si Yurumeng na isakripisyo ang sarili para itanim ang secret technique, ngunit hindi ito gaanong nakagapos kay Yang Kai. Sa halip, niyakap nito ng mahigpit ang sarili. Sinasamantala ang pagkakataong ito, natural na kailangan niyang magtanong tungkol sa ilang impormasyon. Sa makatuwid, hindi nag-abala si Yang Kai na magalit kay Yurumeng at nagsimulang makipag-chat sa kanya ng basta-basta. Unti-unting naging masigla ang kapaligiran, at naramdaman ni Yang Kai na tama na ang oras, kaya nagtanong siya ng casual. Nga pala, Rumeng, ilan ang Demon Saint sa Demon Territory? Ito ay tiyak na impormasyon na kahit ang mga Great Emperor ay hindi mo ari. Kung malalaman niya ito, malaki ang maitutulong nito sa hinaharap na sitwasyon. Gaya nga ng kasabihan, kilalanin mo ang iyong sarili at kilalanin ang iyong kaaway, at hindi ka matatalo sa 100 laban. May kabuuang 12 Demon Saint sa Demon Territory. Walang pinaghihinalaan si Yurumeng. Higit pa rito, hindi ito lihim. Dahil dumating si Yang Kai sa Demon Territory, makakahanap siya ng taong magtatanong tungkol dito. Ang bawat Demon Saint ay may iba't ibang bilang ng Half-Saint Subordinate, at sila ang namamahala sa ibang bilang ng mga fragment. 12. Sumipol si Yang Kai. Kung ikukumpara sa Astral Boundary, may 2 pa. Bahagyang ngumiti si Yurumeng. Ngayon ay 13 na, ngunit mayroon lamang siyam sa Astral Boundary. Totoo yan. Tumanggo si Yang Kai. Ang Night Shadow Great Emperors ay tumalikod sa kaaway. Kung ikukumpara sa Demon Territory, ang bilang ng Great Emperors sa Astral Boundary-wise side ay mas mababa na ngayon ng 4 kaysa sa bilang ng Great Emperors sa Demon Territory. Hindi kasama sa bilang na ito ang Great Emperors ng Bright Moon Empire na kasalukuyang nakakulong. Kung isasama ang Bright Moon Empire, na ang kapalaran ay hindi alam, ang bilang ng mga high-end na manlalaban sa panig ng Astral Boundary ay magiging mas mababa. Ang terminong ibote ng langit at lupa, ay dapat ding gamitin sa Demon Territory. Ang dahilan kung bakit mas maraming Demon Saints sa Demon Territory kaysa sa Great Emperors sa Astral World ay marahil dahil ang bote sa Demon Territory ay may mas malaking kapasidad kaysa sa bote sa Astral World. Sa makatuwid, mayroong 12 pag-iral ng Demon Saint. Ang sitwasyon sa Astral Boundary ay hindi optimistiko.
Bahagyang nag-aalala siyang kaysa kanyang puso. Ang 12 Demon Saint na ito lamang ay hindi madaling harapin. Kung talagang sumugod sila sa astral boundary, sino ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pinsalang ay dudulot nila? Marahil, ang buong astral boundary ay mawawasak. Ang Demon Saint ba ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa Demon Territory? Nagtanong muli si Yang Kai. Mukhang narinig ko na may Great Demon God sa Demon Territory. Dahil sa panginginig, biglang huminto ang pigire ni Yu Rumeng. Hindi nag-react si Yang Kai at nagmamadaling lumayo bago tumalikod at lumipad pabalik. Nagtataka niyang tanong, anong meron? Tumingin si Yu Rumeng kay Yang Kai na may marangal na mukha at sinabing, saan mo narinig ang balitang ito? Nagkibit-balikat si Yang Kai. Nakalimutan ko. Hindi ko alam kung sino ang biglaang nagbanggit nito sa akin o kung anong sinaunang aklat ang nabasa ko. Ang ekspresyon ni Yu Rumeng ay nagparamdam sa kanya na may mali. Medyo kinakabahan siya at hindi mapalagay. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Yu Rumeng, huwag mong banggitin ang mga salitang iyon sa hinaharap. Hindi niya sinabi kung aling mga salita ang kanyang tinutukoy, ngunit hindi tanga si Yang Kai. Paanong hindi niya alam ang tinutukoy nito? Bakit? Kumunot ang noo ni Yang Kai. Maging masunurin. Mahigpit na sinabi ni Yu Rumeng, talagang huwag mo nang banggitin itong muli. Kung hindi, kung may mangyari sa iyo, kahit ako ay hindi ka mapoprotektahan. Seryoso kaya, nagulat si Yang Kai, si Yu Rumeng ay isa ng Demon Saint, ngunit kahit siya ay hindi niya maprotektahan. Kaya parang umiral talaga ang Great Demon God. Bukod dito, siya ay isang pag-iral sa itaas ng Demon Saint. Noong una, noong nagsasanay siya sa Dream World Thousand Illusions sa loob ng 12-dosenang taon, sa huling labanan, ang Evergreen Divine Tree ay nagsakripisyo ng sarili at ginamit ang asensya nito upang isil ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Mula sa kabilang bahagi ng daanan, isang higanteng kamay ang tumakip sa langit. Kahit na ito ay pinaghihiwalay ng kapangyarihan ng mundo, ang kapangyarihan na ipinakita ng higanteng kamay ay hindi maisip, na halos naging sanhi ng pagkabigo ni Yang Kai. Iyon ay isang kapangyarihan na nalampasan ang Demon Saint. Sa Demon Territory, tinawag ito ng mga tao na Great Demon God. Ang mga bagay sa Dream World Thousand Illusions ay batay sa nangyari sa totoong mundo. Sa madaling salita, sa mahabang ilog ng kasaysayan, nagpakita nga ang Great Demon God. Ngunit ngayon, talagang binalaan ni Yu Rumeng si Yang Kai na huwag itong banggitin ng may seryosong mukha, na ikinalito ni Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng tatlong salitang Great Demon God sa Demon Territory, ngunit ramdam niya ang bigat ng tatlong salitang ito sa malaking mundong ito. Alam ko, seryosong tumango si Yang Kai. Tiyak na hindi ko ito babanggitin sa hinaharap. Halatang gamaan ang loob ni Yu Rumeng. Mabuti naman, muling sinabi ni Yang Kai. Paano ang mga Great Emperor ng Bright Moon Continent? Nabalitaan ko na parang nahulog siya sa isang lugar sa Demon Territory. Paano na ang sitwasyon ngayon? Bakit mo ito tinatanong? Bahagyang kumunot ang noo ni Yu Rumeng. Tumikim si Yang Kai. Masyado nang lumayo ang mga tao sa Star Boundary. Ngayon, wala na akong kapangyarihang maghiganti. Kung mapapatay ko ang isa sa kanilang mga Great Emperor, maaari itong ituring na pagkolekta ng ilang interes. Tumawa si Yu Rumeng at sinabing, hindi apurahan ang paghihiganti. Marami ka pa rin puwang para sa paglago. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng mga plano pagkatapos mong talagang lumaki balang araw. At saka, ang mga Great Emperor ng Bright Moon Continent ay hindi mga taong maaari mong patayin dahil lang sa gusto mo. Kinindatan siya ni Yang Kai at sinabing, hindi ako ang kalaban nila, pero wala ka pa rin ba sa akin? Umiling si Yu Rumeng. Ang Great Emperor ay parang isang sulok na hayop, ayaw kong makuhang sangkot sa problemang ito. Higit pa rito, hindi ako mananagot sa bagay na ito. Nananatili ako sa Star Boundary sa lahat ng oras na ito, kaya hindi ko alam kung saan nakulong ang Great Emperors ng Bright Moon Continent. Naisip din ni Yang Kai. Si Yu Rumeng ay nananatili sa Star Boundary sa lahat ng oras na ito, kaya paano niya malalaman kung ano ang nangyari sa Demon Territory? Medyo mapangahas sa kanya na magtanong tungkol sa Great Emperor ng Bright Moon Kontinente mula sa kanya, kaya agad niyang itinikom ang kanyang bibig upang maiwasang magkamali. Tila pagkatapos ng pag-aayos, kailangan niyang magtanong. Kahit papaano, kailangan niyang malaman ang kasalukuyang lokasyon ng mga Great Emperor ng Bright Moon Kontinent at kung sila ay patay o buhay. Pinamunuan ni Yu Rumeng si Yang Kai sa sunod-sunod na Realm Gate ng madali. Makalipas ang kalahating araw, pagkatapos dumaan sa isang Stargate, biglang dumating ang dalawa sa isang makulay na mundo. Yu Rumeng nilinggan niya ang kanyang ulo at ngumiti kay Yang Kai. Nakauwi na tayo. Ito ang iyong kontinente. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, para lamang makita na ang buong kontinente ay puno ng makinang at nakakasilaw na mga kulay.
Sa mas malapit na pagsisiyasat, ang mga maliliwanag at magagandang kulay na ito ay talagang ibinubugan ng malalaking tract ng mga bulaklak. Halos kalahati ng buong kontinente ay nababalot ng mga makukulay na bulaklak na ito, at sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw, ang buong mundo ay tila isang magandang picture scroll. Ang kontinente ay walang alinlangan na hindi maliit. Hindi makita ni Yang Kai ang katapusan nito. Sa ilang sandali, namangha si Yang Kai. Bago ito, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong kakaibang mundo. Isa sa kanila, bahagyang ngumiti si Yu Rumeng. Naiintindihan ni Yang Kai, sinabi noon ni Yu Rumeng na mayroong 12 Demon Saint sa Demon Territory. Ang bawat Demon Saint ay may iba't ibang bilang ng Half-Saint Subordinate, at sila ang namamahala sa ibang bilang ng mga fragment. Ang nasa harap niya ay halatang isa sa mga fragment na pinangangasiwaan niya. Tila dahil nakauwi na siya, mas naging masayahin ang mood ni Yu Rumeng. Inona niya si Yang Kai saglit at isang malaking palasyo ang biglang lumitaw sa kanilang larangan ng paningin. Ang palasyo ay itinayo sa gitna ng daan-daang milyong bulaklak. Maging ang hangin ay tila na puno ng halimuyak ng mga bulaklak na iyon, na lubhang kaakit-akit. Bago pa man makalapit ang dalawa ay may bumungad na liwanag mula sa harapan ng palasyo. Ang daloy ng liwanag ay madilim na pula at napakabilis. Sa isang kisap mata ay nakarating na ito sa kanilang harapan. Sa isang kislap ng liwanag, lumitaw ang isang makisig na binata na may pambihirang hitsura. Ang binata ay nakasuot ng pulang balabal na nakatikip sa kanyang likod, na nagbibigay sa kanya ng kahanga-hangang hitsura. Nakasuot siya ng nagniningning na baluti at may pambihirang ugali. Sa sandaling lumitaw siya, ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabi, "Master, Blood Demon." Nakita ni Yang Kai ang taong ito at nahulaan ang kanyang lahi. Ito ay dahil ang taong ito ay may mahinang amoy ng dugo. Bukod dito, ang taong ito ay isang half-saint blood demon. Tila ang taong ito ay isa sa mga may kakayahang subordinate ni Yu Rumeng. Kung hindi, hindi siya magtatrabaho sa palasyo ni Yu Rumeng. Tumanggaw si Yu Rumeng at sinabing, "Walang nangyari kamakailan, tama ba?" Sumagot ang blood demon half-saint, "Walang nangyari. Inutusan lang akong ilipat ang maraming tao mula sa teritoryo ni Master." Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Yu Rumeng na may nakakapasong tingin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may nakabalat kayong pagiging mapang-angkan. Hindi napigilan ni Yang Kai na itaas ang kanyang kilay, sa pag-aakalang medyo matapang ang Blood Demon Half-Saint na ito. Talagang nagpakita siya ng ganoong ekspresyon sa harap ni Yu Rumeng. Hindi ba siya natakot na magalit si Yu Rumeng? Sumulyap kay Yu Rumeng, si Yang Kai ay biglang naging malungkot dahil si Yu Rumeng ay kalmado at nakolekta, na parang sanay na siya sa ganito. Itong murang alipin, nagmura si Yang Kai sa kanyang puso. Bagamat ginamit niya ang kapangyarihan ng Soul Warming Lotus para ilipat ang Heart Seal Secret Technique kay Yu Rumeng, na lubos na nakabawas sa impluensya sa kanya, nitong mga nakaraang araw, ginawa nila ni Yu Rumeng ang lahat ng kanilang makakaya maliban sa ang huling linya ng depensa. Tural, itinuring niya ito bilang sarili niyang babae. Ngayong ang kanyang babae ay tinatitigan ng ibang lalaki, ngunit kumilos pa rin siya na parang walang nangyari, natural na masama ang pakiramdam ni Yang Kai. Sa kabilang banda, tumanggaw si Yu Rumeng at sinabing, "Naiintindihan ko. Sa digmaan sa pagitan ng dalawang mundo, hindi lang kailangan ng Star Boundary na ilipat ang mga tao mula sa teritoryo nito, ngunit kailangan ding gawin ito ng Demon Territory. Ang bawat fragment ay pinakilos, at ang mga fragment sa ilalim ng kontrol ni Yu Rumeng ay natural na walang pagbubukod." Habang nagsasalita, biglang lumingon ang Blood Demon Half-Saint para tingnan si Yang Kai at may kaina hinalang nagtanong. "Master, ano ang sitwasyon ng taong ito? Ang mga tao at mga demonyo ay hindi maaaring magkasabay, at si Yu Rumeng ay biglang bumalik kasama ang isang tao. Hindi ito mukhang bihag dahil nakatayo talaga ang taong ito sa tabi ni Yu Rumeng, na ikinainis niya. Kahit na nakatayo siya sa tabi ni Yu Rumeng, ilang hakbang pa rin siya sa likuran niya. Paano naging matapang ang taong ito?" Sa pag-iisip nito, tumaas ang layunin ng pagpatay at ang presyon ng half-saint ay napuno ng hangin. Ngumisi si Yang Kai sa half-saint at humakbang sa gilid, papalapit kay Yu Rumeng. Inabot pa niya at niyakap ang baywang ni Yu Rumeng at mahinang sinabi, "Ako ang asawa ni Rumeng. Asawa." Nanlaki ang mga mata ng Blood Demon half-saint habang nakatingin kay Yu Rumeng. Nang makita niya ang walang pakialam na ekspresyon ni Yu Rumeng, biglang tumalon ang kanyang puso. "Hindi ito maaaring totoo, tama ba? Kung hindi, bakit ang guro ay walang kahit na kaititing na intensyon na pigilan ang yakapin ng sinuman? Bilang isang marangal na Demon Saint, kung talagang gusto niyang lumaban, madali niyang durugan ang taong ito."